Hi! Good day, teachers! Share ko lang po sa inyo ang aking RPMS or ang aking Results-Based Performance Management System for this academic year, 2021 to 2022. So, ito po ang aking front page. So, as you can see, baka may mga iba akong mga pages dito na may papakita sa inyo na nakatakip. Of course, I need to protect my own privacy. And then, yung mga ibang teachers or ibang mga tao na may include ko sa aking RPMS. So, let's start sa objective or sa CRA number 1. So, itong CRA 1, Content Knowledge and Pedagogy. By the way, before we start, let me share na meron po palang ibinigay sa amin ang aking head teacher. Ito po siya. Ayan. And then, meron din naman siyang isa pang binigay. Ayan. So, for sure, meron din kayong mga sarili ninyong copy na shinare ng inyong mga head teachers or master teachers or any other colleagues. And I know available din naman po ito online. So, pwede rin natin siyang ma-search or pwede natin siyang makuha agad-agad. So, naka-include po kasi dito like this one, for example. Naka-include kasi dito yung mga quantity ng mga artifacts or MOVs sa kinakailangan po natin. Tsaka para hindi po tayo malito. So actually, ito lang din yung naging guide ko habang ginagawa ko ang aking RPMS. So let's begin sa objective number 1. In objective number 1, ang ilalagay lang po dito yung ating COT rating. Ayan. COT number 1 at COT number 2, dahil according po dito, kailangan natin ng 2 quantities or 2 classroom observation ratings for objective number 1. But if ever na hindi pa available ang inyo pong COT rating, meron po tayong another option, which is ilalagay po natin yung ating recorded video lesson. So yun po. Pero in my case naman kasi, since natapos ko po ang aking COT 1 and 2 ng maaga, meron po ako agad-agad na rating. So, yung COT 1, ayan, may 6 nga lang po ako. And then, for my COT number 2, eto po siya. Harap at likod po ang kailangan natin dyan. The next, after ng COT or ng objective number 1, we also have objective number 2. In objective number 2, research-based po ito. I-refresh natin yung knowledge natin when it comes to principles of teaching. For sure, yung iba po dyan ay nakalimot-limot na, pero kinakailangan natin siyang i-refresh. Basta about po ito sa professional practice po natin. Lahat ng pinag-aralan natin sa professional development, i-refresh po natin yan dito at kailangan natin siyang ipasok sa ating lesson plan. So, you need to check your lesson plan or your lesson exemplar na ginamit sa COT1 and COT2 mo. So, mamimili ka lang po doon sa dalawang yon, either COT1 or COT2 ang ilalagay po natin at lalagyan natin siya ng mga annotations. Ito po yung nakalagay dito, with annotations identifying the research-based knowledge and or principles of teaching. Yan po yung ilalagay natin doon. So, ganito po ang pagkakagawa ko. Bawat part ng aking lesson exemplar, nilagyan ko siya ng objective number 2. Especially kung alam ko naman na yung principles of teaching na yun, pasok doon sa part na yun ng aking lesson plan or lesson exemplar. For example, sa introduction. Sa introduction, nilagyan ko na po siya agad ng objective number 2 na under po kay Harry Wong's Classroom Management Theory. So, in-explain ko po doon na paano nangyari na included ang theory na meron si Harry Wong, because it's all about classroom routines and procedures. So, very evident naman sa lesson plan ko and then also may video lesson na ang mga bata po ay may mga routines and procedures na sinusunod sa aming klase. So, aside po doon kay Harry Wong, I also included the collaborative learning theory dahil nagkaroon po sila ng group activity. So, aside may mga individual recitation or individual grading, meron din po sila mga group activity and group grading na kinakailangan po for that lesson. So actually, ang dami akong mga nilagay na theories dito aside po doon. Ayan. Then yung annotation, by the way, naglagay po ako dito sa lesson plan ko ng explanation kung bakit ko in-include yung principles na yon or yung mga theories na yon. And then nilagay ko lang din po siya dito sa baba para mas malinaw. Tinakpan ko na lang po ito ha, kasi para
baka ma-judge nyo ang aking English, char. The next, baka ma-judge po ninyo ang grammar ko, kaya okay na yan. Then for objective number 3, displayed proficient use of mother tongue. Ayan. Regarding objective number 3, 4, 5, 6, ang kailangan lang po natin dito ay dalawang COT. COT number 1 at COT number 2. So hindi ko na siya i-discuss, no, kasi yun lang naman po siya. Yan. But then again, if wala pa rin po tayong rating, pwede pong yung video lesson natin. Kahit screenshot nyo lang po doon, pwede na yan. Lalagyan nyo syempre ng note kung ano po yon. Kung video lesson po ba siya, kung COT rating, yan. It's up to you. Then, wait lang po ha. COT 5. Ayan. Ano lang din naman po ito. Rating. Medyo bilisan na natin. Then, objective number 6, rating lang din po yan. Then, for objective number 7, ito. So, objective number 7 at objective number 8, pareho po sila ng set A na MOV na hinihingi. So, sa 7 at 8, two options naman meron tayo. We have set A and set B. So, it's up to you kung alin po doon ang gusto nyong kunin. So, in set A, ito po ang kailangan natin. Activity sheets, one lesson from a self-learning module, lesson plan, audio lesson or video lesson, and then other learning materials in print. And kailangan natin ng annotations. In my case, hindi ako naglagay ng annotation since set A ang pinili ko dito. So, since ito lang naman yung hinihinga ng annotation, yung mga other learning materials na hindi po in-include dito, ito lang yung lalagyan natin ng annotations. But still, ang lesson plan ko, for example, siya yung nilagay ko dito, hindi ko na siya nilagyan ng annotation. So, bakit po lesson plan ang pinili ko at hindi COT rating? Sayang naman yung mga efforts, diba, natin na pwede nating i-showcase or pwede nating ipakita sa ating RPMS. So, kung ayaw po natin mahirapan, sige, kaka-screenshot, kaka-picture, mag-set B pa rin po tayo. It depends po sa inyo kung COT rating or mga ibang activities na under po ng set A ang ilalagay natin. Then, ito po ang ginawa ko for my objective number 7. Yan, video lesson po siya. Since ang aking mga video ay na-upload ko sa YouTube. Yan, then may YouTube link. And aside from the video lesson, I also have my activity sheet. Itong activity sheet po na ito ay included sa aking COT. So, na-present din po namin during the observation. Kaya may activity sheet dito and then at the same time, yung sample work ng bata during the discussion. Then for objective number 8, ayan, same MOV lang din pong inihingi dito, no? May set A at saka set B. So, ako pa rin po, pinili ko pa rin si set A kasi sayang naman yung mga gawa ko kung hindi ko ipapakita. So, aside sa meron akong video lesson nakalagay po dito, dito naman sa objective number 8, instead of video lesson, parang video lesson din ata yung nilagay ko. Ang nilagay ko naman dito ay ang aking lesson exemplar. Ayan, buong exemplar ko po yan. Yan ang in-include ko. Then, video lesson pa din. So, hindi na lang ako nag-include ng activity sheet. Iniba ko naman siya. The next, CRA 3, diversity of learners. Ito si objective number 9 at si objective number 10. So, ang objective number 9 and 10 po natin, medyo naiiba po siya sa ginawa natin sa mga ibang objectives. So, actually, ito dito rin ako medyo nahirapan. So, for objective number 9, about po ito sa mga learners natin with disabilities, mga gifted, mga talented. Pero kung ikaw naman po sa inyong classroom ay meron kang student talaga na properly assessed na siya po ay merong learning disabilities, then no need na to create other activities pa for objective number 9. Automatic set A na po tayo. Lalong-lala na kung grenadean po kayo mismo ng head teacher or ng master teacher nyo dahil sinabi nyo po agad na meron kayong student with learning disabilities or talented or gifted. So, ayan. Pero ako, in my case, since wala po ako noon at wala rin akong grade sa aking COT, nag-set B po ako. Ang set B naman ay tungkol po sa teacher reflection form.
So for objective number 9, dalawang MOV po ang ilalagay po natin, yung TRF at saka yung certification. So ano po yung certification? Ang certification po ay provided by the school. So kinakailangan po natin siyang hingin sa atin pong mga head teacher, sa atin pong principal or kung sino man po ang namamahala sa school nyo ngayon. Yan, kailangan po natin hingin yung certification na nagpapatunay na wala po tayong mga students na under po ng wala tayong mga students na gifted, may disabilities or whatsoever. Then aside from the certification, ito na po ngayon yung TRF. So ang first page or ang front page ng TRF po natin ay makikita yung situation na ibinigay po ng ibinigay po nila. So meron dito na Clara is often seen restless or unfocused in class. Yun po yung situation na binigay nila. Then you as a teacher, you need to reflect. Ayan, ito yung reflection na ginawa ko. Alam ko parang may words ata na kailangan. Nakalimutan ko lang kung ilan. Kaya mahaba-haba yung pagkakagawa ko. Then, another page naman for the TRF, ito na po yung lesson plan. Yung lesson plan na ginamit mo during your observation, i-edit mo po siya na good for students also with learning disabilities. So sabi ng, sabi-sabi nila, hindi ako sure, na dapat daw from introduction, development, tapos yung sunod pa na sa lesson plan mo, dapat merong activity for the learners with disabilities. So kagaya ng ginawa ko po dito, kasi syempre, di ba, we need to understand their ano, we need to understand them. So ito, sa balitaan ko, under ng introduction, itong mga nakapula, yan, lahat ng part ng aking lesson plan, gumawa ako ng ibang activity para sa kanila. Yan. Buo po yan. Okay? Tapos naglagay din ako ng annotation. Then for objective number 10, same lang din ang MOV na hinihingi. Dalawang MOV po ang kailangan natin. So set A, set B pa rin tayo. If set A, meron kang student with student under ng indigenous group, then lagay po natin ang COT. Pero kung wala naman tayong student under ng indigenous group, magti-TRF po tayo. So again, ang TRF po natin ay dalawa, certification, mirang MOV na kailangan dito if ever na wala kang student with, student na hindi, pag wala kang student na member ng indigenous group, ayan, manghihingi tayo ng certification at saka gagawa tayo ng TRF. So ang TRF din po natin ay 2 pages. So ito yung TRF ko from the school or yung certification. And then ito naman po yung TRF na pinapasagutan. Ayan, may situation na naman po sila dito. And then magre-reflect tayo. Ayan. Pagkatapos mag-reflect, gagawa po tayo ng lesson plan na para po sa mga students na under ng indigenous group. So, in my case, hindi lahat ng part ng lesson plan ay ginawa ko because I do believe that I don't need to exclude them. So, instead na i-exclude ko sila, gumawa ako ng way para i-share nila yung culture nila, yung traditions nila. Syempre, they are members, diba, ng mga indigenous groups. May mga cultures and traditions and way of living sila na gusto nating malaman. So, yun yung mga ginawa ko para sa kanila. So, hindi lahat ng part ng lesson plan or lesson exemplar ko, naggawa ako ng activities for them, no. Kasi may mga part naman dito na hindi naman sila dapat i-exclude or may mga part dito na pwede lahat. Okay, so ito po siya. Yung naka-blue naman yung ginawa ko. Lesson plan, lesson exemplar ko lang din po ito. Na ginamit ko during my COT. And then annotation. Then, for objective number 11, about naman po ito sa mga students natin na medyo nahirapan tayong kausapin, medyo late magpasa ng mga activities. So, depende po sa inyo kung ano yung gusto ninyong ilagay. As long as mapapakita po doon na na-meet natin yung mga needs ng mga learners natin. So, ito yung mga MOVs. Proof of evaluation, progress report, accomplishment completion, action plan, activity proposal, etc. Sa akin po kasi sa school namin, meron kaming parang
meron kaming activity proposal. Actually, na-implement din naman siya para sa mga students na medyo nahirapan kaming kausap. Nahirapan kaming kausapin. So, meron kaming kaagapay ng Kanluran Learning Hub. Ayan. Sa mga students na need ng remedial. So, ito yung accomplishment report. Nilagay ko na lang din po siya dito for objective number 11. And aside from that, since nakita ko dito sa forms or sa documents na binigay ng head teacher namin, ILMP ay pwede na. So, naglagay na rin ako dito ng ILMP if ever na kinakailangan or kailangan siya. Then, for objective number 12, about learning practices and programs. So, ano yung mga activity sheets na ginawa mo para sa mga learners na nagre-remedial? So, nilagay ko lang po yan dito. So, dito yung conversation din namin ng bata kasi hindi naman kami nag-meet face-to-face noon. Ayan. Itong batang din to, siya yung ILMP niya, yun yung nilagay ko rin dito sa aking objective number 11. Ito rin yung mga activities niya. Yan. Dami, no? Then for craft 4, community linkages and professional engagement. For objective 13, maintained learning environments that are responsive to community context. So, ang nilagay ko lang po dito, yung accomplishment report din po namin, no? Nag-remedial po kami sa mga bata. But if you still have other activities naman na mayroong activity proposal, may action plan, may accomplishment report, ilagay po natin dito. So, ito lang siya, yung nilagay ko. Isang MOV lang po ang kailangan. For objective number 13, yes, isang MOV lang. Then for objective number 14, one MOV lang po also ang kailangan natin dito. Pero dapat annotated sila. Yan, ito na yung annotated video, annotated teaching material, ayan. Tapos yung mga personal reflection notes, proof of attendance. Pili lang po tayo ng isa dito. Sa akin, ang ginawa ko po ay annotated video lesson. Diba doon sa objective na iba? So, objective number 7 and objective number 8, naglagay na ako ng mga video lesson pero walang annotation. This time sa objective number 14, kailangan na meron siyang annotation. Isa lang naman siya. So, video lesson and then ito po yung aking annotation. Yan. Lagay ko na rin yung video link kasi para ano, wala tayong tinatago. Then, objective number 15, complied with and implemented school policies. So, ito yung mga school policies. Ayan. Isa lang ang kailangan dito pero naglagay na rin ako ng marami just in case na kailangan nila kasi process ito eh, di ba? About ano ito eh? About participation or involvement. So, dito, ang nilagay ko dito ay yung PTC namin, yung parent-teacher conference. So, meron kami communication letter, binibigay ko to sa mga bata online or if ever na alam kong hindi ibibigay ito ng bata sa magulang niya eh, ako mismo directly ang nagpapasa online sa magulang nila ng communication letter. And meron tayong minutes of teacher or parent-teacher conference. Ayan, yung narrative report, nandito po siya. Then, in-include ko rin syempre yung documentation. Very important ang attendance. Kailangan nandito yung attendance, yung mga parents na umattend during the PTC. 10 lang naman po kasi yung students ko, kaya hindi po madami-dami yan. So, next, after the PTC or objective 15, let us now proceed sa objective number 16. Ito yung philosophy of teaching. Para din siyang nasa objective number 2. Pero this time naman po, philosophy. Kasi yun principles, diba? Mga theories. This time naman, philosophy of teaching. So, refresh natin ulit. Ano-ano ba yung mga philosophy of teaching natin? Yung foundation, diba? So, we have constructivism, idealism. Ano pa ba yung mga philosophy natin? Essentialism, etc., etc. Progressivism ang pinili ko since learner-centered po ito. So,
ayan, lesson plan ang kailangan nating include, but make sure na meron tayong annotations na mag-justify for our objective number 16. So, ito yung objective 16. Medyo maliit lang siya talaga. Huwag nyo nang basahin yung grammar ko. Tapos, kung ano lang yung nilagay ko dito sa lesson plan, yun lang din po yung nilagay ko for the annotation. Then, ayan, annotation pa rin tayo for objective 16. Yun. Explain nyo lang sa aling part ng lesson plan makikita ang progressivism. Depende na po yun sa inyo. Then, objective number 16, adopted practices that uphold the dignity of teaching as a profession by exhibiting qualities. So, ang nilagay ko po dito ay ang aking IPCRF. Tama ba? IPCRF. Objective number... Ay, hindi pala. Sorry. Ang nilagay ko po for objective number 17. Tama ba? 17 na ba tayo? Yung mga feedback. So, dapat po dalawang feedback ang ma-receive or ilalagay nating artifacts dito. So, feedback from the superior and then feedback also from the parents and feedback sa mga learners. Dalawa lang ang kailangan pero tatlo na yung ilagay ko. So, hindi daw po pwede ang learner and learner. Bawal din po parents and parents. Dapat po magkaiba. Merong feedback from parents, merong feedback mula sa learners, or feedback mula po sa colleagues, sa head teachers, ayan. So again, bawal po yung magkaparehong feedback. Like feedback lang na mga estudyante ang ilalagay, no. Dapat po magkaiba. And then last, for objective number 18, ito po yung sinasabi kong IPCRF na development plan. So ito yung development plan ko. Ayan. Dapat nga daw nasa phase 2, so hindi ko alam kung matatanggap ito. And then, plus factor. Ang plus factor na kailangan lang po dito ay isa. Pero, piliin mo dapat yung pinakamataas. So, may rating din po yan, di ba? 2, 3, 4, 5. So, pag sinabi pong 2, 2 ang rating na marireceive mo if ang MOV na ilalagay mo lang ay good for your class. So, for example, PTC. Ayan. Then, second naman, kapag gusto mo magkaroon ng 3 points, ang ilalagay mo ng MOV ay related dapat sa activity mo na under ng department. And then, kung gusto mo naman po ng 4 points, dapat within the school. Example, mga brigada. Ayan, kung may mga brigada po kayo dyan na certificates, mga proofs, lagay po natin yan doon. And then, pag 5 points naman, pag ikaw po ay merong activity outside the school. So, ito po yung sa akin. Dapat isa lang, pero... gaya na sinabi ko po sa inyo, sayang din naman. Ako rin naman ang magpiprint nito, di ba? So, ayan. May annotation din ako nilagay para, annotation or caption para hindi na nila ako tanungin kung anong ganap itong aking nilalagay na MOV. So, ito po, sabi 5 points na daw po ito dahil module writer po ako ng division namin ng Araling Panlipunan. So, ayan, nilagyan ko lang din ang annotation. Wala akong certificate na natanggap for this year eh. Pero pwede na rin daw yun. Then, meron ako for brigada. Ayan, kasi ako po ay nag-e-edit ng mga videos namin minsan sa brigada. And meron din akong, ayan, aside sa brigada, meron pa akong mga certificates within the school, yung ISMEA namin. Okay, annotation. Then, last one is sa aming department. Okay. Ayan. So, ito lang naman po ang aking RPMS. So, if ever na may mga question po kayo regarding this, you can message me. Pero, please do not ask na soft copies para, maging guide. Kasi ito na pinakita ko na po siya sa inyo. Hindi ko po ipapakita yung mga pinaglalagay kong mga words, mga paragraphs doon sa TRF, sa mga annotations or what. So, yun po. Maraming salamat, teachers. Thank you so much for listening. Bye! Submit po tayo ng maaga. Bye-bye! Thank you!